Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? At sa kabila po ng banta ng COVID-19, ay patuloy tayo na makikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay buhay at makapagbabago sa buhay ng tao. Hallelujah! So kapatid, nakaabag po ang taga Mindanao ngayon. Hallelujah! Praise the Lord! Ang mensaheng ito ay nakarating sa Mindanao. Praise God! Nalakbaw man tayo, pero lumawak ang kaharian ng Diyos. Amen! Kahit sa kabila po kapatid ng banta ng COVID-19 o virus, ang mga Kristiyano ay patuloy nagpupuri sa ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo po'y manalangin, our precious Heavenly Father, thank you, Father God, for your goodness, Lord. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, na patuloy mo kami, O Diyos, iniingatan sa aming mga tahanan, O Diyos. Lord God, salamat, O God, na marami. In Jesus' name we pray, amen and amen. So po, ang ating matatanda dyan, yung mga senior citizen, at pakiusap po, wag na wag kayong lalabas sa ating tahanan. Kung pwede lalabas, kapatid, may paalam sa magulang. So kapatid, dalhin ko kayo sa ating topic sa gabing ito about dream. Okay. Dream again. So kapatid, tayo ay mangarap muli. Amen. Tayo ay mag-dream muli. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ko kanina, sa banta po ng COVID-19, ay tayo'y mangarap muli. Amen. Number one, don't ever stop dreaming. Amen. Don't ever stop dreaming. Hallelujah. Kapatid ko, ang tunay na Kristiyano ay patuloy na mangarap. Amen. Patuloy na mangarap sa ating pamilya. Patuloy na mangarap sa ating mga sarili. Patuloy na mangarap sa ating church. Amen. Faith is a dream. Amen. Hallelujah. At gusto ko kapatid, basahin po sa Hebrews chapter 11 verse 1. At ang sabi po sa Word of God, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So ito pala kapatid, ang pananampalataya, ito pala yung pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Kahit hindi ito nakikita. Amen. Hallelujah. Habang ako'y nag-aaral, talagang umiiyak. Minsan na tumutulo ang luha ko. Ibig sabihin, ikaw mismo ang kinakausap ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Faith is a propelling dream. Faith is a propelling dream. Hallelujah. Believe. Ikaw ay nagtiwala kapatid. Si Joseph, ang buhay kapatid, kaibigan ni Joseph. So siya ay nag-dream. Siya ay 17 years old. Bilin mo, 17 years old. Ang tanong, nangyari ba kaagad ang kanyang panaginip? Hindi po kapatid. Kailan po, pastor, nangyari? Nangyari kapatid ang panaginip ni Joseph nung tagutom ang Kanaan. At siya ang tagapamahala doon sa Ehipto upang maisalba sa gutom ang kanyang mga kapatid. Kapatid, higala, kaibigan, mga amigos, mga amigas, hindi kapababayaan ng ating Panginoon. Amen. Ang mahalaga kapatid, kaibigan, na ikaw ay patuloy mangarap, na ikaw ay patuloy mag-dream, na ikaw ay patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Minsan sa ating buhay, naka-lockdown tayo, naka-stay tayo sa bahay, mas mahalaga kapatid na magbasa ka ng Biblia. Amen. Hallelujah. Magbasa ng Biblia. Ako sa bahay, ang Bible ko din ako na nakalagay sa kabinet, ay sa taas.
kundi ang Bible ko ay nakalagay po sa table. At bago po ako matulog, basa ng Biblia. At sa pagbabasa, kapatid, ng Bible, marami ka pang matutunan. Amen. Hallelujah. Once again, our nations and the world, hanggang kailan kaya ito matatapos? So may mga tao, kapatid, na nagtatanong, hanggang kailan kaya ito matatapos ang pandemic na ito? Minsan, kapatid, mga amigos, mga amigas, nawala na po ng pangarap sa buhay. Ibig sabihin, nawala ng dream sa kanyang pamilya, sa kanyang self, sa church. Hallelujah. Kapatid, dapat nating ituloy ang ating dream. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Don't give up on the dream. Don't stop. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag ka, kapatid, manghina. Huwag kang manglubaypay. Bakit? Ikaw ay pinapalakas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Hallelujah. Kaya nga, kapatid, yung protocol ng gobyerno ay ating gagawin. Amen. Pag lumabas po tayo at dapat nakamas. Ito yung wisdom na binigay ng ating Panginoon. At dapat nga official. Di kasama yung mga senior citizen natin dyan. Kasi ang mga senior ay nasa bahay lang. At nanatiling nakatingin sa kanilang mga TV, sa computer. Hallelujah. Praise God. Pray that God would give them a peace that passes all understanding. Kapatid, ating ipag-pray, kapatid, na ito ay maunawaan ng mga tao. Minsan, sa nangyari sa ating mundo, at marami, kapatid, ang di nakaunawaan. Yung pala, ito yung mga signs ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen? Ito yung sign, palatandaan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Pero kapatid, kaibigan, higala, amigos, amigas, habang wala pa ang ating Panginoong Hesukristo, ay patuloy tayo mangarap. Amen. Patuloy tayo mag-dream. Amen. Hallelujah. Number two, don't entertain the negative thoughts. Okay? Number two, don't entertain the negative thoughts. Huwag nating i-entertain, kapatid, yung mga hindi maganda sa ating buhay. Bakit? Ito ang dahilan kung bakit, kapatid, manghina ang isang Kristiyano pag in-entertain niya yung mga negative sa kanyang buhay. The budget is overdrawn. Minsan sagad na. Lord, wala na akong budget, Panginoon. Mga ganon. Kaya nga, dapat, kapatid, huwag nating i-entertain yung hindi maganda sa ating buhay. Bakit? Hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Kaya lagi po ako nanood ng TV balita ni Duterte sa ating mahal na Pangulong Duterte, at ang sabi niya, mga kaibigan, mga kapatid, mga amigos, mga amigas, at ang sabi ng ating mahal na Pangulo, manipis na po ang pira ng gobyerno. Okay, ang sabi niya, manipis na po ang pera ng gobyerno. Pero kapatid, ako'y naniwala sa aking pagkaunawa sa Biblia na ang kayamanan ng Diyos, kapatid, higala, kaibigan, amigo, ay hindi nauubos. Hallelujah. Kaya ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 19, ang kayamanan, kapatid, ng Diyos ay hindi mauubos. Amen.
Kaya nga, kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo at patuloy tayong mangarap. At huwag tayo, kapatid, mawala ng pag-asa. Bakit? Ikaw, ako, ay mahal ng ating Panginoong Hesukristo at hindi Kanya pababayaan. Kahit may mga pagsubok pa sa ating buhay, ang Diyos, andun ang Diyos. Amen. Hallelujah. Don't give up on a dream. Okay? Don't give up on a dream. Patuloy ka, kapatid. A reminder para sa ating lahat. Ito pala, kapatid, ay a reminder sa atin na huwag tayong susuko. Amen. At labanan natin ang COVID-19. Virus lang po yan. At tayo ay anak ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Positive, truly happy people are people who found a cause, who dared to dream. A dream that is bigger than. Kapatid, mga amigo, mga higala, ang tao na masayahin ay lagi po siya nagdi-dream. Amen. Lagi po siya may mga pangarap sa kanyang buhay, pangarap sa pamilya, pangarap sa sarili, pangarap sa church. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam mo, kapatid, kaibigan, ang COVID-19 ay isa sa mga sign sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito yung mga sign at yung mga tao ay takot na minsan mag-agawan ng alcohol, mag-agawan ng sundrugs. Hindi nila alam na ito'y sign ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, ang lahat na ito ay mangyayari. Pero hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Ito'y umpisa pa lamang sa mga paghihirap. Kaya ang sabi niya doon, ang magpatuloy hanggang wakas ang siyang maligtas at ipangaral ang salita ng Diyos. Alam mo, kapatid, kung bakit wala pa ang Panginoon, kung bakit siya naantala, kapatid, bakit hindi pa nakarating ang Word of God sa ibang mga tao. At marami pa dapat pagsisi sa kanilang kasalanan. September 19, alas 8 po ng umaga, tinataha ko po yung C5. Nakamotor po ako. At tumatakbo ako ng 60-70 ng motor. Ngayon po ay nangyari po na wala po yung hangin ng motor sa likuran. At nagwiwigil ang aking motor. At ang sabi ko, Lord, huwag muna, Lord. Hallelujah. At panay ang busina ng mga sasakyan, napakabilis ng mga sasakyan sa C5. Lord, ingatan mo ako, Panginoon. Bakit nag-aantay sa akin ang kaluluwa? Actually, may na-dedicate sa akin ng house blessing. Isang pulis at ang kanyang asawa pulis din. Ang sabi nila, Pastor, salamat sa salita ng ating Panginoon. At balang araw kami ay makarating sa church ninyo. At alam nila yung church natin, kapatid. Bakit sila ay nakakain sa baba sa Itilugin? Ating palakpakan ating Panginoon, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, think positive po tayo, kapatid. Amen? Sa kabila, kapatid, ng virus, mga problema sa buhay, huwag nating i-entertain yung hindi maganda sa ating buhay. Patuloy ka, kapatid, masaya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Mag-rejoice ka, kapatid, kahit may COVID-19. Amen?
Bakit ikaw ay anak ng ating Panginoong Hesukristo? Hallelujah. What does courage? Ating pasahin po sa Philippians. Philippians chapter 2. If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Verse 5, ito yung napakaganda kapatid. Your attitude, okay, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Hallelujah. Kay Kristo kapatid, ang buhay ay may kagalakan. Amen. Kay Kristo ang buhay may kapayapaan. Kahit nakaabang ang virus, may kapayapaan. Bakit? At alam mo kapatid, na kung ikaw ay mawala sa mundo, ikaw ay pupunta ng langit. Amen. Ang ating tahanan kapatid ay nasa heaven. Amen. Kaya ang sabi doon sa John chapter 1, 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. At pauna ko sa inyo upang ipaghanda ko kayo ng paglalagyan. Ito'y naka-address sa mga anak ng Diyos. Ang sabi niya, pag nakahanda na ako ng paglagyan, ako ay babalik. Hallelujah. Ibig sabihin kapatid, tayo dito sa mundo ay estranghero lamang tayo sa mundo. Amen. At may tahanan tayo sa heaven. Hallelujah. Ito yan, napakaganda kapatid, ang ating mansion. Ang ating apak-apakan ay ginto. Hallelujah. Kaya nga, habang buhay pa tayo kapatid, habang hindi pa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, patuloy tayo mangarap. Amen. Patuloy tayo mag-dream. Hallelujah. Praise God. Kaya nga ang sabi, if you any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, at tayo kapatid, ay isa ang ating espiritu. Amen. Pag may lumapit na kapatidan, alam mo na siya ay may dalang problema. Bakit? Kinakausap ka ng Panginoon dahil iisa ang ating espiritu. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga kapatid, ang ating buhay na kay Kristo may kagalakan, may tunay na kapayapaan. Bakit? Siya ang prinsipi ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Praise God. At ang sabi nga po dito, humility. Ang sabi ni Paul, and being found in fashion in appearance as a man, he humbled himself and became obedient even the death of the cross. Ito yung verse 5 kapatid, napakaganda ng ating ugaling, ating karakter ay dapat katulad kay Kristo. Hallelujah. Ibig sabihin kapatid, na lumakad ka na may kabananan, na lumakad ka na ayaw mo ng kasalanan. Bakit? Ikaw ay sagana ng Word of God. Hallelujah. Thank you, Lord. At takot ka sa kasalanan. At takot ka
at gusto mo kapatid na pupuntang langit. Kaya nga ang ating ugali ay dapat lamang katulad ni Kristo Jesus. Amen. Number three, the highest calling is the call of God. The highest calling is the call of God. Kapatid, ano man ang iyong kalagayan, ano man ang sitwasyon kapatid, ano ka man sa mundo kapatid, pag ikaw ay tinawag ng ating Panginoong Hesus Kristo, ikaw ay patuloy na gamitin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. The bigger dream is the God. Amen. The bigger dream is a God. Kapatid, yung dream ni God para sa'yo ay napakaganda. Ang dream ni God para sa'yo kapatid na ikaw ay pagpalain ng husto ng ating Panginoon, na ikaw ay patuloy iingatan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Kaya nga, patuloy po tayo kapatid. Kumbaga pa, ang isang barko, kailangan itali po doon sa pier. Nakikita po ng barko, at pag dating po doon sa pantalan, ay may ihagis po doon. Ang tawag doon ay angkla or angkor. At itatali po doon sa malaking tali at malaking haligi. Pag dumating ang bagyo, ang barko ay hindi po kapatid masisira. Bakit? Siya ay nakatali. Kapatid, kaibigan, regala, amigos, dapat ang ating buhay ay nakatali lamang kay Kristo. Amen. At patuloy tayo kapatid na managinig. The bigger dream is the God planted dream in each of us. So ang dream kapatid ng Panginoon, siya ay itanim sa ating puso. Bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kapatid, pag ikaw ay tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, ikaw ay iingatan ng ating Panginoon. Amen. At ikaw ay may magandang parating sa buhay mo, kapatid. Bakit? Kasama mo si Jesus sa paglalakad. Amen. This dream in his dream. This is his church. And I am his servant. Hall of Faith. Si Abel, si Abraham, si Moses. Sila ay ginamit ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang buhay at kapatid, kaibigan, hindi sila bumitiw sa ating Panginoon. Kaya ang dream ng Diyos sa kanila ay napakaganda. Kaya si Abraham ay tinatawag po siya ama ng lahat ng mga bansa. Amen. Hallelujah. Ama ng lahat ng mga bansa. Ito'y dream ng Diyos kay Abraham. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw, kapatid, what is your dream? Ano ba ang dream mo, kapatid? Ano ba ang gusto mong marating sa iyong pamilya? Sa iyong sarili? Sa church? Hallelujah. Are you willing to live in a way that will set you up for the dream to come to pass? Kapatid, kaibigan, handa ka ba na mangyari ang dream ng Diyos sa buhay mo? Amen. Napakaganda kapatid pag ang Diyos ang mag-dream sa ating buhay.
Bakit? Kumbaga pa sa sasakyan ismut. Walang baku-baku ismut. Bakit patuloy ka na lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon? Alam mo kapatid, kaibigan, habang ikaw ay nag-dream, habang ikaw patuloy ang kaaway, gusto na kawin ng kaaway, the enemy want to steal your dream. Sa John 10:10, pumunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, manira. Ano ba ang sirain ng kaaway? Ano ba ang nakawin ng kaaway ang isip ng tao? Ano bang sirain ng kaaway ang pamilya ng tao? Ang pamilya ng Kristiyano? Kaya kapatid, napakahalaga na tayo ay lagi na makinig ng salita ng Diyos. Isa pa, siya'y pumatay. At ang sabi ni Jesus Christ, pumunta ko rito upang bigyan ko kayo ng buhay na kasiyasiya. Buhay na sagana, hallelujah. Si Caleb was 85 years old. Hallelujah. 85 years old si Caleb, kapatid, kaibigan, amigo, amigas, mga higala. Siya ay patuloy nag-dream. Still dreaming. Still claiming. Still accomplishing. Minsan, ang mga matatanda na doon na lang sa balkonahe, minsan ilagay ng anak, buhatin kahit makalakad pa, ilagay sa balkonahe at may dala pang maypay. At paghapon, mga alas 6, ibalik doon ng anak doon sa kwarto para bang wala ng pangarap. Kapatid, habang buhay pa tayo, pwede tayo mag-dream. Pwede tayo mangarap. Kapatid, ano ba ang dream mo sa buhay? Ano ba ang gusto mong marating sa buhay mo, kapatid? Paul said, in much patience. Ito'y sabi ng Apostol Paul, pagtitsaga. Pagtitsaga. Hallelujah. Si Joseph, siya nagtitsaga. Kung siya nag-dream, 17 years old, hindi agad nangyari ang kanyang dream. Ang dream ng Diyos sa kanyang buhay. Siya ang tagapamahala doon sa Egypt. Natupad ang dream ni Joseph noong walang pagkain ng lugar na kanyang tatay na si Jacob doon sa Kanaan. Hallelujah. At hayaan natin, kapatid, kaibigan, na ang Diyos ang siya mag-dream sa ating buhay. At ating gagawin, tuloy-tuloy po tayo mag-dream. Amen. Huwag kang give up. Huwag kang susuko, kapatid, kaibigan. Bakit? Ang Diyos ay may purpose sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Oh Jesus, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, mag-dream. At walang makahadlang, O Diyos, sa aming mga pangarap, O God. Kahit, O Diyos, ang virus, COVID-19 ay hindi o Diyos makahadlang sa aming dream. Lord God, at alam po namin o Diyos sa aming dream, o Diyos ay kasama ka namin, o God. Hallelujah. Oh Jesus, Lord, salamat o God na patuloy mo o Diyos iniingatan ayong mga anak. Lord God, salamat o Diyos na aming narinig o Diyos ayong mga salita, Panginoon. Ayong mga salita o Diyos ang siya nagpaparemind sa aming buhay.
na kami, O God, ay patuloy, patuloy mag-dream in the name of Jesus. Kapatid, kaibigan, mga higala, mga amigos, huwag kang gigive up. Huwag kang susuko. God, patuloy kami, O God, mangarap sa aming church, O God. Patuloy kami, Panginoong Jesus Cristo, mangarap sa aming pamilya, Panginoon. Lord God, ang langin namin, O Diyos, na Ikaw ay patuloy na maghari sa aming bayan, maghari sa aming pamilya. Lord God, alam po namin, O Diyos, na Ikaw ay inihanda mo na, O Diyos, ang aming kailangan. Lord, habang buhay pa kami, Panginoon, habang kami, O Diyos, ay nagkaantay, O Diyos, sa inyo, Lord, minsan, Panginoon, ay patawarin mo kami, Panginoon. Minsan kami, O God, ay walang gana. Minsan kami, O Diyos, ay walang naubos ang dream namin sa aming buhay. Lord God, patawarin mo kami, O God. At alam mo namin, O Diyos, at nalaman mo namin sa mga salita, O Diyos, na kailangan ituloy ang aming dream. Lord God, salamat kami, Lord, salamat. Lord Jesus, pagpalay mo, Panginoon, ang lahat, O Diyos, na natuto sa aming online Christ International Ministry. Kapatid, kaibigan, amigos, ikana, huwag kayong nilibat sa ibang istasyon. At patuloy tayo na makinig ng salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Glory to your name. Thank you, Jesus. Glory, glory to your name. Lord God, dalangin namin, O Diyos. Ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat na oras pa. Ingatan mo kami, O Diyos, sa panta ng kaaway in the name of Jesus. Oh, babababababababashiya. Hallelujah. At aming nalaman, Panginoon, pag ang aming buhay na sa inyo may kagalakan, may kapayapaan, may tunay na pag-ibig. Oh, Jesus. Sa dakila mong pag-ibig sa amin, Lord, salamat, Panginoon. Marami. At patuloy mo, Diyos, iniingatan ang aming makapatiran, O Diyos. Lord God, salamat, O God, ng marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po, kapatid, kaibigan, mga amigo, mga amigas. God bless po. And
Thank you po, Pastor June Ortiz, sa ating pong salita po na ating pong tinanggap sa gabi po na ito. And as part of our worship, tayo po ay patuloy na maghahandog ng ating pong pagsamba sa ating Panginoon. At kasama po dyan is yung ating pong pagbibigay ng ating pong kaloob sa ating Panginoon. Alam niyo po na ang Panginoon ay sa lahat po ng bagay, gusto po ng Panginoon na nandun siya. Hindi yung isang parte lang ng buhay natin yung sinosurrender natin sa Panginoon. Kahit pala pati yung laman ng bulsa natin, di ba? Laman ng bank account natin, kung meron man, di ba? May mga cheque, di ba? Mga check accounts. Ay gusto ng Panginoon din na kahit doon sa mga ating pong mga pinagkukunan ng resources natin ay ibinibigay din natin sa Panginoon. And sa ating pong pagbibigay ng ating pong kaloob sa Panginoon, alam ko po na ang bawat isa po sa atin, nakaranas na tayo na mawalan, di ba? At magkaroon ng lubos-lubos. At ngayon pong pandemic, lagi po ako nakakarinig ng iba't ibang testimony mula sa iba't ibang tao kung paano po kumikilos ang Diyos sa kanila pong buhay. Even yung iba na wala ng trabaho, humina yung kita sa mga kanilang negosyo, pero po ang Panginoon ay patuloy na tapat at nagbibigay ng kanyang provision sa bawat isa sa atin. Kaya po, itong pagbibigay natin, it's a leap of faith din sa bawat isa sa atin na tayo po ay magpatuloy na magbigay, magtanim sa gawain po ng Panginoon, dahil talagang kapag sa langit ka nagtanim, alam mo na tutubo yan, di ba? Tutubo yan one day. Kaya po, sa lahat po ng bawat isa sa atin na magbibigay, ayan, nandyan po, provided po sa ating pong mga screen, ang mga accounts, GCash accounts, sa ating pong mga bank accounts, na pwede po nating sendan ng ating pong mga tithes and offering, at pagbe-bless natin sa mga lingkod po ng Panginoon in these times. Tayo po ay manalangin para sa ating pong pagbibigay at maging sa ating pong pagko-close po ng ating pong service sa gabi po na ito. Hallelujah. Lord God, we thank you, Lord Jesus, sa iyo pong mga ginagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Tunay nga, Lord, na inaangkin po namin na kami po ay mga citizen of heaven. So, Lord God, kami po ay nakaayon, Panginoon, o kami po ay it is your plan, Panginoon, to be belong into your kingdom, O Lord God. At hindi lang kami manatili, Panginoon, na maging citizen, Panginoon, ng mundo. But we are citizen of heaven, O Lord God. At patuloy, O Diyos, na sa aming pong pagbibigay ng aming mga kaloob sa iyo, alam namin, O Diyos, na higit-higit at umaapaw, Panginoon, sobra-sobra, Lord God, ng iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Patuloy naming mararanasan ang kabutihan mo at katapatan mo sa aming buhay. Lord, kahit kailan, Lord, hindi mo kami pinagkulang, hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Salamat po, O Diyos, inaangkin po namin ang lahat ng magagandang gagawin mo pa sa aming buhay. Ang lahat ng iyong pagpapala, lahat, Panginoon, ng kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, sa aming simbahan, sa aming mga trabaho, O Lord God, sa aming pag-aaral, sa aming mga business, maging sa aming pong bansa. Patuloy, Lord, na maghari ka sa aming pong buhay at sa aming pong puso, Lord God. Salamat po, O Diyos, patuloy ka namin itinataas at niluluwalhati sa aming buhay. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa ating lahat, and see you next Sunday. God bless po. Thank you for tuning in to our live stream. We hope to see you every Sunday in our regular service at 9 a.m., our youth service at 1:30 p.m., our Ortega Center service at 3:30 p.m., and our evening